konting tips lang mga tol. Tuturo ko lang sa inyo kung paano magkalas na bottom bracket sa bike. Mga square type. Tuturo ko lang sa inyo. Itong experience ko lang to. Share ko lang sa inyo kung ano nalalaman ko. Discarte para sa madali at di mahirap na pagtanggal ng bottom bracket. So, pag-maintenance na rin para tumagal yung ating mga bottom bracket. As mga kapwa kong mga baguhan sa bike. Para tips to, para makatipid tayo sa gastos. Pabayad tayo ng labor. Mas maganda yung may alam na tayo. Kunti lang, bibili lang tayo ng kagamitan para dun sa pagkakalas. Ito, panoorin nyo. Nakita nyo? May plis siya. May alog siya ng konti. Ayan. Kaya ano yan? Hindi yan dapat ganyan may alog. Kasi habang tatagal, masisira yung bottom bracket niya. Kaya kailangan tanggalin ang alok niyan. Simple lang guys. Napakasimple lang paggawa niyan. Kailangan lang natin ng gamit. Ito ipapakita ko sa inyo. So itong gamit natin. 8mm na Allen wrench para dito. Pantanggal sa bolt na to. Then, crank remover. Para dito naman yan. Pagtanggal nitong crank. Papakita ko rin paano ito gamitin. Then, bottom bracket remover. Doon naman to sa bottom bracket sa loob. Adjustable. Ayan. Ito lang. Kailangan natin. Tsaka siyempre, yung ating mahiwagang garasa. And then, basahan na rin. Yung mga maruruming basahan. So, ikakalasin lang naman natin yan. Didiretso na natin i-regrease yung ano natin, bottom bracket. Para isang kalasa na lang. Mamiminti na natin yung bottom bracket natin. So, ngayon, panoorin nyo paano tanggalin. Ito. So, muna natin gagalawin dyan. Tanggalin ang tension ng chin, kadena. Tanggalin muna natin yung kadena. Tapos lang to. Tapos tanggalin natin dito. Ayan lang. Pa. Ayan yung Allen wrench. Tanggalin natin yung bolt. Pagtanggal na ito, natural lang ang tornilyo. Pakaliwa. Pag ganun. Tanggal dito pakaliwa. Kasi pag ganun, pahigpit. Pakaliwa. Ganyan ang posisyon. Yan ang magandang posisyon pagtanggal. Para di kayo magpukpok o ano kasi mahigpit. Oh. Ganito lang ang posisyon dyan. Ganyan. Pasok mo yan. Tutulak mo to, hawak kayo dito. Hawak mo yan. Mahigpit yan. Pwede sa'yo lang ang ganun. Ayun oh, may ikot na. Yun lang. Tanggal na. Tapos gamitin mo na yung dolo para mabilis putin. Tanggal na. Ayan. Tanggal na natin sa bolt. Ngayon, papasok na si crank puller. Paglagay na ito. Ito muna siya. I-adjust mo muna patras. Patras. Hanggang pantay siya. Yung puller ko gamit na gamit. Oh. So ngayon, ititrade mo siya dito. Pakanan ulit. Ayan. Kami lang. Sagad nyo na para hindi malustrade. Pag sumangad na sa kamay nyo, huwag mong mahigpitan yan. Dito naman kayo maghigpit. Yan. So, ngayon, mahigpit na. Gagamit tayo ng adjustable. So, ngayon, imbis na itong gamitin ko, mayroon naman akong, may 16mm naman ako na open wrench. Pwede na natin itong gamitin. Ito, ihigpitan mo siya. Ihigpitan to sa ibabaw. Ito, mahigpit na yan. Huwag nyo nahigpitan to. Na higpit kasi mahaba naman yung thread nyo. Ito, higpitan nyo to sa ibabaw. Pahigpit ng pahigpit. Habang umihigpit, oh, matras yung crank. Dahil tinutulak siya na ito. Tingnan nyo. Kaya alam mo, tigas to. Kailangan natin ang pwersa.
Yan, magandang posisyon sa pagtanggap para hindi kayo mahirapan. Yeah, tulak. Tulak siya ng Panginoon, tulak. Alalay lang para hindi kayo sumubsob. Ayan, magawag na. Pwede nyo na yan, kamayin. Habang ginakamay mo yan, umaatras yung crank. Panorin nyo. Masagad na. Ngayon, tanggal na yan. Taraan! Okay. Ngayon, yung isa naman tatanggalin natin. Yung likuran. Ganun din ang proseso. Kung anong magtanggal nyo dito, ganun din pares din sa kabila. So ngayon gamit to, ganun din. Pakaliwa. Yung technique kanina na pagtatanggal, ayan o. Yan, technique na yan. Itutulak mo to, ganun mo lang para hindi kayo gumamit ng maraming pwers at saka hindi kayo mahirapan. Walang pukpukan. Ganun lang. Tutulak na lang tanong pa ganyan, no? Ganyan, diba? Ano? Ganun lang. Isang kamay ko nga lang, ano, eh. O. Ha? Huwag na. Yan lang ang technique, o. Oh. Forward na natin yan. Ayan. Isik. Pasok ulit to. Bottom bracket remover. I-atras muna. I-atras muna tong ito. Ayan. Pagka-atras nyo, tsaka muli i-thread to dito sa crank arm. Ganun din ang thread niya. Hindi yung pinagkaiba. Basta nagkakaiba lang sa thread. Dito lang sa pedal dito. Tsaka sa kabila. Magkaiba ang thread. Ikot ng thread. O yan. Higpitan mo ng bahagya. Okay na yan. Dito ka naman ulit maghigpit. Pag nahigpitan mo na yan, kailangan ng pwersa kasi mahigpit ito. Yan. Pagano lang ang pwersa niya. Yan. Dalawang kamay. Kailangan kasi. Yan. Ano to? Mahigpit. Habang hinihigpitan mo to, ito, umatras habang hinihigpitan to kasi tinutulak na ito yung bottom bracket. Ayan o. Ayan o. Ayan o, napaka-basic na pag tanggal ng crank arm. Di ka magsisinsil. Di ka magsisinsil dito kasi yung iba sinisinsil yun ng pagano, no? Pupukpukin siya. Yung masisira to, magagasgas yung frame. Ito, bumili kayo na ito sa Shopee. Lazada, meron yan. Itong dalawa na to, magkapares niya kung binili niya. Mura lang, wala sandaan, makakabili ka na. Ayun, ganun lang. Diba? Ayan o. Basic. Tanggal na. Walang kahirap-hirap. So ngayon, tanggalin mo ulit ito. Ayan, walang lost thread. Walang maingay. Walang pukpukan. So ngayon, ito na, papasok tayo dito. Mahigpit din yan. Yung iba dyan, napakahigpit. Pero itong sa akin, kasi alaga ko to eh. Lagi kong minimintinas yung bottom bracket, kaya hindi yan mahigpit. Wala siyang higpit na masyado. Dito papasok si adjustable. Ganun lang natin yan. Yan ang pangikot. Ang ikot na ito, pag ganun, yung paluwag. Doon sa kabila, baliktad yun. Ikot nito, pakaliwa. Yung kabila, yun ang pahigpit. So, yun ang yung luwag na, oh. Tingnan nyo, kinamay ko lang. Aluwag, kaya siguro umalog yung pedal ko dahil yun ang higpit na yun. Ayan, oh, ang luwag, oh. 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 Ayan, oh. Basic. Hindi ko na nagamit, oh. Kamay lang. Kaya siguro umalog dahil lumuwag. Ayan. Eh ngayon, maintenance na lang natin. Regress natin para isang trabaho na lang. Ipupost nyo lang to. Pang pag-anon. Habang iniikot nyo. Kasi pag di nyo inalayan, laglag siya. Kailangan nakapost.
Pag mahigpit naman, gamit kayo ng thread dito, papunta dito. I-thread mo yan para hindi siya umalis, ano, matras. Ganun lang. Mahaba ang thread na yun eh. Ayan o, tagal na. Diba? Marumi na. Sakto lang. So ngayon, para hugutin yan, doon natin sa kabila yan hugutin. Doon sa kabila. Lipa tayo sa kabila. Ito guys. Ang pagtanggal na ito, pag ano nang ikot. Ito, panoorin nyo, tatanggalin ko. I-post nyo lang to. Kasi sa akin, ito, hindi ito masyado mahigpit. Sino? Hindi ko nahigpitan. Pupost nyo lang. Pupost nyo lang ganyan. Hawa ka dito. Post ng ganyan. Then, gamit ka ng adjustable. Pababa. Tulak mo pababa. Tulak pababa. Ito, tulak natin pababa. Yan ang paluwag. Yan, o, diba? Ay, katagal. Diba? Kamay na natin, maluwag na ito. Pababa. Yan, o. Tagalan na natin ito. Pwede na kamay niyan. Yan, o. Paluwag yan. Ito yung bottom bracket na ano, mga budget square type. Oh, ayan na. Diba? Marumi na rin. Marumi. Ayan ang kamay ko. Sakto lang. So, kuha tayo ng maruming basahan. Linisin muna natin ang thread. Bago natin linisin ang bottom bracket. Linis lang ito. Linis na. Same process lang sa kabila. Ganun din. Ano siya? Lagi ko naman ito na may maintenance. Kaya hindi ito na bottom bracket ka. Ayan na. Wala kang ingay. Napakita ko na lang sa inyo na talagang ano pang ano nito. Kariri pa kulang na ito. Ayan na. Tanggalin natin lang. Guys, kita niya. Oh. Puno pa ng grasa, kulay blue. Kasi kare-rip ko pa lang na ito. Kare-rip ako lang na ito. Kaya mga ano pa. Oh. Puno pa ng grasa. Umalog lang dahil lumuwag din yung ano. Pero dadagdagan ko na lang din ng grasa ito. Ang langis. Ang langis paglagay ng grasa. Kailangan kayo mangdiri sa grasa. Ganun lang. Ayan. Puno. Ganun din yan sa kabila. Puno din ito. Nahugot. Hugot lang naman ito. Silverin dito sa kabila. Ayan. Puno din yan. Ayan. Ayan. Nagaras.
Lagyan natin ng langis to. Wala din. Tapos lagyan natin ng konting drasa lang to. Para hindi maano. Guys, babalik na natin. Nalinis ko na naman yan. Tapos nalinan ko na to. Kariripak ko lang kasi ito, malog lang. Kaya pala may free siya na alog. Hindi pa siya, hindi siya nahigpitan yung kabilang thread. Yung dito na, ito. Hindi siya nahigpitan ko dun sa loob na masyado. Lumawag siya. Kaya, ngayon ayusin natin. Balik ko na ito. Ganun lang. Balik mo lang ganun. Huwag niyong pirasahin agad pag-thread niya kasi baka mamaya tabi niya yung pagka-thread niya. Sisira yung thread na ano ng bottom bracket niya. Eh, yun nga yung sinasabi ko. Hindi ito basta malulos thread kasi nga bakal. Ang malulos thread dito, ito na thread kasi nga ito aluminum lang. Mas malambot ito eh. Yan ang iniingatan sa lahat. Kasi pag oras ito ang na-loose thread, yung thread na to, buong frame ng bike nyo, papalitan nyo na kasi mahirap i-welding to. Malabawa, na-loose thread yan. Tapos papa, ano yun, wala na, alam mo na. Pangit, mag-deplit na kayo ng frame. Kaya pagkabit nyan, kapain nyo muna, kamay lang, gano'n, no. Kapa. Kailangan ma-smooth lang to. Kagaya yan, humigpit agad. Huwag nyong isagad. I-atras nyo. Atras. Hanapin nyo lang yung ano nya. Trash nyo. Ayan. Oh, ayan. Kailangan malambot lang si Kuya. Tingnan mo. Diba? Kailangan ganyan lang kalambot. Ihigpit na lang siya. Pag malapit na doon siya sa ano. Malapit na siya sa napadulo. Nadulas kasi yung dami ng karahas. Ay langis. Diba? Ang pahigpit niya is pakaliwa sa normal na tornilyo, paluwag to, pero ito baliktad, pakaliwa yung higpit. Pag higpit dito, di naman kailangan na sobrang higpit para pag kinalas nyo ulit hindi kayo maghihirap magkalas, hindi kayo mag pupok-pok or ano pa dyan. Kamay lang. Ganun lang, oh. Yan. Pwede nga. Isa pa. Yan. Di na matatanggal yan. Oh, wala nang alog to, eh. Isa pa lang yan, ha. Doon naman tayo sa kabila. Kakabit natin to. Kaya lang, di ko wala na linis. Eh. Marami pa. Kinisa na natin. Sinsya na may bumabahin sa kapitbahay. Dinig na dinig siguro yan sa record. Okay. Dito na tayo sa kabilang pwesto. Balik na natin itong ano. Ito lagi ang ito ang huli nyo ikakabit. Una lagi dun. Higpitan nyo na dun bago nyo ito ikabit. Ito. Ito ang pinakahuli. Ito ang pag-thread na ito. Yan yung pakanan. Yan ang pahigpit. Pakanan. Pag ganun. Ang paluwag na ito. Pag ganyan paluwag. Ito nyo na. O yan. Nalaglag na. Ito pahigpit. Huwag nyo kagad pipirsahin. Kakamayin nyo lang muna. Ayan na. Diba? O yan, kapit na yan. Pinamahugot niya. Ano lang. Kamay lang. Madulas lang kasi may grasa. Ano lang.
tayo ng spanner. Ayan, ito. Ganun din. Ganun din technique dyan. O yan. Hawa kayo dito sa stand or saan kayo mahawang, may mahawang magas. O, ganun lang. Saktong higpit lang to guys. Kasi pag sinobra ang higpit nyo dito. Pag nasobra ng higpit, oh. Dito, yun yung ito maiikot. Pag nasobra ng higpit, yun yung maiikot yan. Kailangan saktong higpit lang. Saktong yan, oh. Walang alog yan. Okay na yan. Sabay punas. Matarasa. Ay, dami. Ayun lang. So, ngayon, babalik na natin yung pedal. Bago natin ibalik yung pedal, lagyan mo lang ng grasa yung konti para hindi siya dumikit pag matagal na nanakana. Ayun lang. Ano yan? Back. Then, gamit yung tornel ulit. Yung tornel yun, langis na lang ilalagay natin dito. Eh, may grasa na. Langis lang. Tumulo pa. Gamit ulit yung itimim natin. Alam rings. Gamit natin yan. Hirap na pagkalas. Pagtara natin. Wala na yan. Oh. Ah, ito lang. Ito lang din. Kailangan mahigpit ito. Para walang alog. Mahigpit na. Technique din dyan, ganun guys, para di kayo maghihirapan. Pwede naman kayo tumayo, ako nakaupo lang ako eh. Kaya ganun lang sa kamay, ganun. Ganun lang. Okay, pwede na yan. Diba? Wala nang alog, oh. Wala na. Wala nang kli. Okay. Sisa. Lagyan muna natin ng grasa po. Para madulas ay ano. Tumagal siya, hindi siya dumikit dun sa cramp or hindi yung grasa lang naman. Kunin na natin ito. Yan. Yung arm. So, pag na natin, huwag pa ganyan guys. Kasi, tinan yung cramp niya, ay yung arm niya, parehas dun. Kailangan mo, salis yan. Hindi nyo mapipidal yan. Yung bolt, lagyan ulit natin ang langis kasi may grasa pa yun. Langis lang. Para hindi siya maganit pag kinalas ulit. Hindi siya lumikit. Galit ulit yung aim. Pag-ulit natin dito. Sari nyo na. Then, post dalawang kamay. Okay na yan. Tingnan nyo kung may alog pa. Tingnan natin. Ito natin kung wala ng video kung may alog.
Kanina, makikita nyo dyan yung play. Yung alok dito. Ayan, wala na. Ayan na. Wala na. Smooth na. Dito yan, magigiwang siya dito, magigiwang. Pag may alok yan, wala na. Itas ko pa yan. Ayan, tutula ko. Gumagalo yung light eh. Wala nang alok yan. Ganun din ang problema niya pag may alog. Halimbawa, pag may alog na siya dito, maalog na to. Pag hindi siya maluwag, dalawang ano nito, bottom bracket ito tsaka to. Pag hindi yan maluwag, may ano na, silver ring, palitan na. Tuturo ko din sa inyo, pag nagpalit ako ng silver ring, papakita ko sa inyo. Palitan na sa during one. Pero pag gagaya nangyari sa akin, kasi nga bago pa naman yung ano, kare-repack ko lang, hindi pa lang palit ng silbiring yan. Gawa ng alaga ako. Pag may naramdaman akong alog, bubuksan ko kagad. Ayan, kagaya kami, nakipitan lang dito. Limuwag. So, ayan. Okay na. Nakatipid tayo ng labor. Ayan. Wala ng alog. Tumatama kasi sa pedal ko, no? Tumatama din ang pedal ko. Ayan. Hindi ko maikot ng diretso. Pero yun, sige nga. Sa pagtutono, gagawa din ako ng video dyan. Pagtutono ng bike. Babalik na natin yung ano kadena kasi nasa labas, diba? Ayan, ano may sarap yun lang technique dyan, nakamabilis na technique. Kunin mo yung kadena dito. Ayan, ayan, pagbuti mo lang po ka na. Ayan na, diba? Ibabaw na. Ayan rin ang ibabaw, push mo dito yung ano, ito sa arti. I-post mo para mawala yung tension. Then, pasok mo sa pedal. Ito ba? Pasok dito sa pedal. Ayan na. Pasok na. Then, nakapos lang ako dito. Ito natin ako katake. Pagkala natin. Okay. Ganun lang. Thank you.